Mabuti pa yung mga rabbit. May kasama. Katulad din ng mga ibon, dalawa sila, may kasama. Pero ako, mag-isa. Guys, ari kami po sa buong sagwa ni ate. At malapit na si ate na umuwi. Ala. Kailan ko uwi, te? Ayaw niyo sabihin ko kailan siya uuwi, guys. Kaya malapit na talaga. Mag-isa na lang ako. Kasi malapit na talaga siyang umuwi. Anong pakiramdam mo, te? Excited? Ano? Bakit? Mapipulos. Wala doon siya pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba? Nandito tayo sa abroad pero pag-uwi. Walang pera. Hi! Good. 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 Ah, di ba? Excited pero walang pera. Excited na malungkot. Ano ba? Excited siya na malungkot kasi iiwan niya yung alaga niya. Iiwan niya yung mga ano dito. Matagal na dito si ate. 4 years na siya mahigit. Kaya malungkot, di ba? At saka makita niya yung mga anak niya doon. Maano kasi magkikrismas siya doon. Doon siya magpapasko. So, masaya. Masaya. Kaya kayo dyan ng mga OFW kung saan man kayong sulok ng mundo ay mag-ipon para huwag umuwi nga nga. Huwag umuwi ng resibo lang yung baon katulad doon ko. Dati, nung nagbakasyon ako, nga nga, walang pera. Kaya, goodbye guys. Pupunta kami mamaya sa kabilang bahay. Doon magpapaperwell si ate. Kita-kita tayo doon. Mamadali po akong pumunta dito sa kusina kasi magluluto ako ng toyo. So hindi pwedeng lutuin sa loob kaya nagmadali ako. Umescape ako dun sa sala. Sabi ko kay ate, siya nang bahala dun. Eh, escape muna ako dito sa kusina. So, guys, tingnan nyo. Tingnan yung hipon. Alam niyo ba guys na 1 month na to mahigit yung hipon? Pinifridge ko lang. Nalagay ko lang sa freezer. Ngayon na siya naubos. Oh, ito na yung katapusan ng hipon. Wala na. Hipon tsaka may tuyo, you know, right? Ano na po siya? Binilad na ata. Oh, binilad. Ano ba tawag ito? Dried hipon. Wala akong alam. Dried hipon. Wala akong alam. Ito po yung tuyo. Katapusan na rin ang tuyo. Ito na rin yung last. Tuyo ko. Ito po yung tuyo. Guys, ito yung tuyo. Napipreto po ako ng tuyo. Tuyo. Shashashenta pa, tuyo na tuyo. Oh, ayan. Guys, tatlo na lang yung tuyo. Apat na lang. My God. Apat na lang yung tuyo. At may isang dried bangus. Oh, di ba? Sarap yung kumamaya. Ang sarap yung mamaya sa suka, sa ano. Ang masarap po yan, ito guys, sa munggo. Yung ano, yung hipon, na-dry hipon, tapos ilalagay sa munggo. Ang sarap, diba? Ah, miss ko na lang pagkain. Yes. Kaya yan guys, malapit siya maluto. Tatanggalin ko na siya at ilalagay ko siya sa kasdir, aluminum foil para hindi siya mga may pagpumasok ako dun sa loob. Guys, ito na po yung ano, yung hipon. Hi, how are you? Ito na po yung hipon. Ginalot ko po siya sa ano, sa dyaryo, tsaka sa foil para hindi siya mangamoy. Kasi pag naamoy niyo naman yun ni Sarah mamaya, yung amo kong babae, tawag ko si Sarah para hindi niya malaman na siya yung tinutukoy ko. Pag nalaman ko mamaya ni Sarah, pag naamoy, naku, patay. Allergy sa amoy. Sa amoy. Pero hindi allergy sa amoy niya. Sarap. Hindi siya allergy sa amoy niya. Pero ang amoy ng iba, allergy siya. Guys. Ayan na guys, sinabito ko na yung tuyo. Lapit ko siya matapos. So sad lang kasi tag-iisa lang talaga kami mamayang tuyo nito. Ako, si Cathy, si Bae, tsaka si Ate Emma. Tag-iisa lang kami. Pero pala ito tayo lang din. Ay, no. Nakita-kita tayo mamaya dun sa bahay na mamamish. Punta kami dun. Matutulog kami doon ng 3 araw o 2 araw. Kaya, kita-kita tayo doon. Tsaka doon mamaya. Doon siguro magpapapil si ate. Ingat tayo guys. Bye! Masalamat!
na kami din nanay yung bahay. Si ate. Naman yung elevator. Kunawin sila elevator.